Balita pa rin, grupo ng mga kabataan, kinuwestyon sa Korte Suprema ang proklamasyon ng Comelec sa Duterte Youth Party List. May report si Moira Enzina. Iniakat na sa Korte Suprema ng iba't ibang grupo ng mga kabataan ang pagproklama ng Comelec sa Duterte Youth Party List at sa first nominee nito na si Duchelle Cardema. Ayon sa mga petitioners, mula sa Youth Act Now Against Tyranny, hindi dapat na maupo sa Kongreso ang Duterte Youth at si Cardema dahil sa peke o hindi to registered party list group. Paliwanag nila, bigo ang grupo na makatugon sa ilang mga requirements na kasadsaligang batas para ito maging ganap na party list. Binigyan din mga petitioners na hindi rin tunay na kinatawa ng mga kabataan ang Duterte Youth. Kasi at the end of the day, ang pinaglalaban namin dito po ay ang tamang representation po ng mga kabataan sa Kongreso. Ang problema dito po, ang Duterte Youth ay huwad na representante po. Unang-una si Ronald Cardema, hindi nga siya membro ng youth, pero siya yung pinaupo po doon ng Comelec. Iginit pa ng youth organizations na nakagawa ng grave abuse of discretion ang poll body nang iproklama nito ang Duterte Youth at si Cardema. Pinatangan nilang Comelec na pinaikutan ang mga batas sa pagbigay ng mga pabor sa Duterte Youth para ito makalusot. What we are raising before the Supreme Court po is not just the proclamation of Duterte Youth, but rather a series of illegal and unconstitutional act po. Inis ay isang grupo sa kanilang petisyon ang serye ng mga anilay legal contortions, procedural maneuverings at pagpalutot sa batas na ginawa ng Comelec para sa party list. Dahil dito, hiniling mga petitioner sa Korte Suprema na mag-issue to ng status quo ante order para mabaliktad ang proklamasyon sa grupo. Nais nila na ipawalang bisa ang proklamasyon ng Comelec sa Duterte Youth at matanggal sa pwesto si Cardema. Nilalaro nila po yung party list system natin. So this is what we want to assert before the Supreme Court. We want to assert for the Comelec to follow the law and to respect the Constitution po. This is the main point of our petition. Para sa Igo News, Moira Encina, we live in Edition Times.